mo, guys. So, ito na yung cellphone, dalawang cellphone. Ito yung iPhone 12 Pro Max. And ito naman yung isa, yung Samsung S20 FE version. So, ang vlog na ito ay hindi para sa mga taong updated sa technology. obviously, meron ng iPhone 13. So, this is already parang luma na siya. Hindi na siya yung latest and greatest kasi meron na silang bagong labas na iPhone 13. But still, dun sa gaya namin, gaya ko na hindi every nag-update, hindi every new version na nag-update, at least meron din kayong idea kung ano ang features ng iPhone 12 versus iPhone medyo luma, like before ako bumili ng A12, yung ginagamit ko is yung iPhone 8, what they call this, yung iPhone 8 na na ipamimigay ko. So after that, hindi na ako nag-upgrade ng 10, XE, and I don't know kung mayroong 11, but so from 8 nag-jump ako sa 12 kasi hindi naman masyadong kailangan na kung may bagong labas kailangan mong bumili, as long as gumagana pa yung phone, di ba? So unahin natin yung iPhone 12 Pro Max. So para sa akin, so this is ito yung sa akin at saka ito yung sa husband ko. Kasi before, like 3 years ago, 4 years ago, pareho kaming bumili ng iPhone. Kaso hindi niya gusto yung iPhone para sa kanya. I think too girly, at saka sabi niya mahirap gamitin kaysa sa Android. Pero sa akin naman is baliktad. Mas nahihirapan akong gamitin yung Android kaysa sa iPhone. Para sa akin, it's more user-friendly yung iPhone kaysa sa Android. I don't know. Pero kasi iba-iba, diba? So, kung saan tayo komportable. So, ito yung nasa loob ng box. So, phone. So, cellphone, cable, at saka yung pang-tanggal ng SIM, yung PIN. So, yun lang. So, medyo nagbarat yata ngayon ng iPhone. Kasi dati, di ba, pag bumili ka ng phone, meron siyang charger at saka may kasama pang headset. Pero ngayon, wala. Ano lang siya? Cable. Tapos yung cable na hindi siya magagamit sa lumang block. Kailangan mong bumili ng block. Plus, ang wire na ito is more on for fast charging. So, pwede rin magamit yung lumang charger sa dating, let's say, dating mong iPhone. Kaso, it will take overnight bago siya ma fully charge. So, kung gagamitin mo yung lumang charger. So, nag-on na naman ang screen. So, yun. Ito yung ang kakaiba sa kanya is, let me unlock. So, kumpara sa iPhone older version, mas malaki yung screen. Mas malaki siya kumpara sa dating iPhone. Tapos, medyo may kabigatan din siya. Then, yung memory niya is 128 GB. So, mas malaki yung memory niya kaysa dati. Kasi yung dati, 64, 68. So, mas malaki yung memory niya kaysa sa dati. Tapos, yung camera niya is tatlo yung camera. So, yung dati, I think, dalawa. Tapos, yung ibang version is pa ganito, I think 11 or 10 XA. Tapos yung 8, yung dati kong phone is pa ganon. Horizontal. Horizontal bang tawag doon?
British siya, horizontal. So, yeah. So, ito siya. May dalawa, yung iPhone 12, may dalawang color siya. Blue at saka black. So, I prefer the blue one. Kasi medyo, ano siya, hindi naman siya masyadong dark blue. So, para lang may color. So, and then, ano pa ba, may feature siya. Mas clear yung camera niya. Tapos, yung processor niya is mas mabilis yung processor niya kaysa sa ibang medyo lumang version. So I think hindi masyadong maraming feature naman talaga yung 12. So inilabas nila yung 12 last year November. So see, almost 1 year, so luma na talaga siya. Hindi siya latest na, as what I said, mayroon na silang iPhone 13 na ilalabas ngayon. So, yun lang. Para sa akin, mas ano siya, mas user-friendly. Yung click mo lang na ganun, tapos, you know. And ang kakaibahan din niya is yung power niya. Kasi yung dati, di ba, long press lang, ano na siya, shut off na siya. Ito, kahit ilong press mo, hindi. Kasi kailangan ilong press mo, tapos dito sa volume up. Siri is talking. So, kailangan mong i-press yung dalawang button bago mo siya ma-turn off. So, and then, tapos yung ito din, mayroon siyang facial recognition. So, pag i-unlock mo siya, pwede rang, tapat mo lang sa mukha mo, then it ma-recognize na yung face mo. But of course, you have to register your facial bago siya ma-activate, diba? So kung ano, hindi mo na kailangang magpindot-pindot ng pin, iharap mo lang sa mukha mo, then it will unload, or I mean, open up. So, yun yung iPhone 12 Pro Max. Yun nga, medyo proprietary yung Apple kasi hindi ka pwedeng, most of the time, gusto nila na bilhin mo yung sarili nilang let's say, sarili nilang charger. Siguro may mga imitations, pero I think, hindi nakakabuti sa battery nila pag ginamit mo yung knock-off na charger. Tapos, yung battery niya, so, battery life niya, sabi nila, aabot ng 20 hours of video playback, or 12 hours of video playback. So, medyo mahaba-haba din yung ano niya, yung life ng battery niya. Tapos, ano din, yung connectivity niya is, ano na siya, 5G. So, pareho, itong iPhone at saka Samsung, pareho silang, ano na sila, 5G. So, ito naman, ito yung, so ngayon, price range nasa, ano siya, $1,100 to I think $1,400 ang presyo ng iPhone Pro Max. Pero ang naka ano sa kanya is pag mag, di ba, prepaid, most likely prepaid. So pag nasa yung mukha ko. So yung so ano siya, pwede mong payable within depende sa ano ba to, sa contract mo sa carrier. So 3 years or 2 years. So if 3 years, you're paying probably 36 something a month. So kung 2 years, medyo ano siya, medyo mas malaki, pero at least hindi siya masyadong mabigat sa bulsa kung wala kang cash na pwedeng ibayad, kasi pwede naman siyang monthly payment. So, yeah, yun lang. And I think, ano pa ba? I think yun lang. Wala na masyadong, ano. So, also, ang naka, so I'm using Verizon network. Ang maganda sa Verizon is, mas wider yung coverage niya. Tapos, pag umuwi ako sa Pilipinas, ano lang, change lang yung SIM card. Tapos, okay na. So, unlock siya sa kahit anong network sa Pilipinas. What do you call this? Globe, Smart. So, pwede siyang magamit sa Pilipinas
kung hindi niyo gustong, let's say, hindi i, ano ba yung sa international, hindi mo i-open line, or I forgot the term. So, pwede na, pagdating mo sa Pilipinas, i-change mo lang yung SIM card, then you can use it. So, unlock siya. So, yun ang advantage sa Verizon. So, kahit anong cellphone, basta Verizon ang linya, hindi mo na siya kailangan i-unlock. Pwede siyang gamitin sa Pilipinas. Okay. So, yun ang Pro Max. Yun lang yung laman ng box. So, punta tayo sa S20 na Samsung. So, ang medyo pare-pareho din sila ng screen size. Pare-pareho sila. Pareho. Pero, ano siya, mas, hindi siya mabigat. Mas lighter siya kaysa sa iPhone. Tapos, ano din, let's say, may tatlong cameras din. So, paano siya, pababa. And then, iba't ibang, actually, kada cameras, iba-iba actually yung, pex, ano bang tawag nila doon? Let's say, what's the term? Yung pixel? So, iba-iba siya. So, yung sa itaas, saan ba yun? Let's see. So, this is 12 megapixel. And then, this one, pareho. And then, yung sa baba is 8. So, medyo ano din, yung camera din niya is maganda din yung quality niya. Processor, ano din siya, medyo faster din siya, hindi siya mabagal, fast din yung processor niya, tapos, battery din niya is longer life din, 5G, pareho din sila, yun lang, kaya, ewan ko, basta hindi ko masyadong gusto yung, i-unlock ko muna. Okay. So, ito. So, let's go. So, yun. Kung titingnan mo siya, yung sa mga sanay na gumamit ng Android, parang easy PC. Pero, pag ako, medyo, ano siya, parang, hindi naman mahirap gamitin. Pero, mas, ano siya, hindi siya mas user-friendly para sa akin. And then, meron din siyang night vision sa camera niya. Maganda din yung ano niya, style. I mean, kuha. Tapos, ano pa ba? Clear din siya. Ano pa bang feature na? Hindi ko si masyadong kabisado. But I should have. And then, yeah, meron din siyang 128 gig. Pareho din siya ng memory nito. At yung RAM niya, so 128 gigabytes yung hard drive niya, tapos yung RAM niya is a 6 gigabyte. So medyo nauna siyang lumabas. Lumabas ito noong September 2020, tapos ito is October November 2020. So ano lang siya, months lang yung pagitan ng ano nila, what they call this, yung pag launch nila. And then maganda dito is so Samsung may kasama siyang charger block at saka wire. Hindi kagaya ng iPhone na wala siyang charger block. And ano pa ba, mayroon din siyang kasamang pamphlets. Yes, meron siyang pamphlets at saka yung pin para sa ano, sa SIM card. So, nano SIM card yung gamit nila. So, ito yun, 30 times space zoom. So, yung camera niya, at least, most likely, ano bang tawag dito? Meron siyang fingerprints. And yung features sa Samsung, meron siyang something dito sa likod na pwede mong i-transfer yung information ng dating phone, kasi yung dating phone niya is Motorola, or hindi, Samsung din.
hindi ko alam yung version, but pag transfer ng mga information is like back to back transfer dun lang. So that's it. So kung gusto niyong mag-upgrade, either kung Android user kayo or lovers versus iPhone lovers, ito mas ano siya, mas mura siya, mas mura siya sa kaysa sa iPhone. 700 something, 750 something. So plus kung babayaran mo siya within 3 months or 3 years or depende din sa ano mo contract. So yun lang guys, share ko lang. So yung kagaya ko na hindi masyadong nag-upgrade at gustong malaman, siguro meron ding more information online na pwede niyong makuha. But anyway, so ito lang. So ito yung video na sinasabi kong doon niyo sa baba nito, pag download ko sa baba, pwede doon niyo i-comment yung kung bakit karapat kayo ang karapat dapat na manalo ng iPhone 8 na ipamimigay ko. So that's it guys, thank you for watching. Don't forget to hit like, subscribe and then share and then comment below para may chance kayong manalo ng iPhone 8. Thank you.